Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang benepisyong hatid sa atin ng pag-inom ng supplement na fish oil, tulad ng mga brand na CardiClear at ATC Fish Oil. Pag-usapan din natin kung meron bang mga gamot na hindi pwedeng isabay sa pag-inom ng fish oil at meron ba itong side effects. Ang mga variant ng available capsules na naglalaman ng fish oils ay ang mga brand na CardiClear at ATC Fish Oil. Ang CardiClear ay nagkakahalaga ng 8 pesos and 50 cents sa isang capsule, samantalang ang ATC Fish Oil ay may halagang 195 pesos para sa 30 capsules. So lumalabas na ito ay 6 pesos and 50 cents sa isang capsules. Maraming brand ng fish oil na mabibili sa market. Siguraduhin lamang po na ito ay rehistrado sa FDA at parehas na naglalaman ng 1,000 mg fish oil. Ang isang capsule ng CardiClear o ATC fish oil ay may lamang 1,000 mg fish oil o katumbas sa 300 mg omega-3 fatty acids, EPA o eicosapentaenoic acid 180 mg. DHA o docosahexaenoic acid 120 mg at vitamin E 100 mg. Nakilala ang dalawang brand na ito ng fish oil upang mapigilan ang mga sakit na maaaring makaapekto sa ating puso, tulad ng pagkakaroon ng atherosclerosis at stroke, o kahit ibang mga sakit tulad ng lupus, eczema, rheumatoid arthritis, at mapigilan din ang ibang uri ng cancer. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga nilalaman ng fish oil at bakit ito may benepisyo sa ating puso. Ang unang nilalaman ng fish oil na pag-uusapan natin ay ang omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids ay isang polyunsaturated fats at kailangan ng ating katawan ang ganitong uri ng fats sapagkat ito ang tumutulong upang mabuild ang mga brain cells. Mapanatiling healthy ang ating puso upang maprotektahan ang isang tao sa pagkakaroon ng sakit na stroke. Ang ating katawan ay walang kakayanan na gumawa ng sarili nating omega-3 fatty acids. Kaya naman, kinakailangan na makakuha tayo nito sa ating kinakaing pagkain. At ang pinakamayaman na source ng omega-3 fatty acids ay ang mga isda. Kaya kung ang diet ng isang tao ay hindi ka mahilig kumain ng isda, so maaaring magkulang ang katawan mo ng omega-3 fatty acids. Kaya naman, mas kinakailangan ng isang tao na uminom ng ganitong mga klase ng supplement kung hindi balanse ang inyong diet. Isa sa mga halimbawa ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acid ay ang salmon. Meron ding halaman tulad ng flaxseed at canola oil. Nakakatulong ang omega-3 fatty acids na maprotektahan ang ating puso sa pamamagitan ng pagpababa ng triglycerides level. Ang triglycerides ay isang uri ng taba sa ating katawan na kung saan ay nagmumula sa ating mga kinakaing pagkain. Nai-store ang triglycerides sa ating mga cells at ginagamit ng ating katawan ang triglycerides na ito upang maging energy na magagamit natin sa pang-araw-araw. Subalit, nagiging masama lamang ito kung ang level ng triglycerides ay labis na tataas. Kaya naman, ang omega-3 fatty acids na nilalaman ng fish oil ang nakakatulong upang mapigilan ang pagtaas ng triglycerides sa ating katawan. Isa pa sa magandang benepisyo ng omega-3 fatty acids sa ating katawan ay ang panatilihin na maayos na tibok ng ating puso o mapigilan ang pagkakaroon ng arrhythmia. Ang arrhythmia ay isang kondisyon sa puso na kung saan ay maaaring bumilis o bumagal ang tibok ng ating puso. Kapag nangyari ito, maaaring hindi maging maayos ang pagdadala ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Naitatama ng omega-3 fatty acids ang arrhythmia o ang irregular na tibok ng ating puso
sa pamamagitan ng pagkokontrol ng paglabas at pagpasok ng calcium sa ating mga cells at upang maiwas to ang tibok nito at maitama ang ating blood pressure. Ang ikatlong benepisyo ng omega-3 fatty acid sa ating katawan ay ang kakayanan nitong mapigilan ang pamumuo ng plaque sa ating mga ugat na magpapahirap sa pagdaloy ng ating dugo patungo sa ating mga tissues at mahahalagang organs ng katawan. Ang plaque na maaaring mamuo sa mga ugat ay naglalaman ng pinagsamang fats, cholesterol, at calcium na maaaring tumigas at bumara sa mga ugat. Ang pagkakaroon ng plaque buildup sa mga ugat ay maaaring humantong sa mga sakit tulad ng myocardial infarction o atake sa puso o kaya naman ay ang stroke. Nakakatulong ang omega-3 fatty acids na mapigilan ang plaque buildup sa ating ugat sa pamamagitan ng pagpapababa ng triglyceride level sa ating katawan. Sa mga taong walang kondisyon sa puso ay maaari silang uminom ng isang soft gel capsule ng fish oil ng isang beses sa isang araw. Subalit, maaaring mas mataas pa sa isang capsule ang dose ng mga pasyenteng na diagnosed na ng may sakit sa puso sapagkat sila ang mas kinakailangan na uminom ng mas mataas na dose upang mapigilan ang pagkakaroon pa ng iba't ibang komplikasyon. Kaya naman, mas kinakailangan na sundin ang tamang dose o dami ng prescribed sa inyo ng inyong doktor. Sapagkat ang pagkonsumo ng mas mataas na dose ng fish oil na hindi advised ng inyong doktor ay maaaring may masamang epekto sa ating katawan. Hindi ipinapayo na isabay sa pagkain ang pag-inom ng fish oil capsules dahil maaaring hindi ito maabsorb ng maayos sa ating katawan. Maaari nating store o ilagay ang soft gel capsule sa lugar na hindi ito maiinitan. Subalit hindi rin naman ito advisable na ilagay sa loob ng ref o sa freezer sapagkat pwedeng magpababa ito sa effect ng ating gamot. May mga ilang side effects ang pag-inom ng fish oil, tulad ng pagkakaroon ng heartburn o mainit na pakiramdam sa ating dibdib dulot ng pag-angat ng asido na nagmula sa ating sikmura. Ang iba ay maaaring makaranas ng diarrhea o pagtatae at pagdurugo ng ilong. Sa pag-aaral ay masasabing safe ang pag-inom ng fish oil sa buntis at kahit sa mga nagpapasusong ina. Pero ang pag-inom ay dapat advice ng inyong OB. Isa pang mahalagang paalala sa mga taong may sakit sa kanilang atay, ang pag-inom ng fish oil ay maaaring magdulot ng pagdurugo. Sa taong may diabetes, ang pag-inom ng fish oil ay maaaring makapagpahirap sa pagkontrol ng kanilang blood sugar level, sapagkat maaaring magkaroon ito ng interaction sa kanilang iniinom na gamot na fish oil. Pinagbabawal din ang pag-inom ng fish oil sa mga taong immunocompromised, tulad ng mga taong may sakit na HIV o AIDS, sapagkat maaaring mas bumaba ang kanilang immune system. At pinapayuhan din ang pag-iwas ng pag-inom ng fish oil sa mga taong may allergy sa isda o seafoods, sapagkat ang nilalaman ng supplement ay nanggaling din sa isda. Sa mga taong isasabay ang fish oil sa kanilang anti-hypertensive agent o gamot para makontrol ang blood pressure, pinapayuhan ko po na inyo pong regular na i-monitor ang inyong blood pressure sapagkat may epektong pababain ang inyong presyon ng fish oil. At kung isasabay ito sa mga gamot na magpapababa ng inyong blood pressure, ay mas lalong babagsak ang inyong blood pressure. Gayon din sa mga taong umiinom ng kanilang contraceptive pills. Kailangan din po na mag-ingat sapagkat hindi po maaaring isabay ang pag-inom ng pills sa inyong fish oil sapagkat maaaring bumaba ang bisa ng contraceptive pills kapag ito ay isinabay sa fish oil at pwedeng mabuntis. Sa mga umiinom ng cyclosporine tulad ng mga brands na Neural o Sandimune, Sirolimus o Rapamune, at Tacrolimus o Prograf ay kinakitaan din ng mga interaction kapag isinabay sa pag-inom ng fish oil. Maaaring mapataas ang bisa at ganun din ang side effects kapag ito ay isinabay sa pag-inom ng ganitong mga klaseng gamot. Maging maingat din sa pag-inom ng fish oil kung ikaw ay umiinom ng mga anticoagulant tulad halimbawa ng gamot na warfarin o coumadin, sapagkat ang warfarin ay nakakatulong upang pabagalin ang blood coagulation
o sa madaling salita ay magpapalabnaw ng ating dugo. At ang fish oil ay may ganito ring epekto sa ating katawan. Kaya kapag ang dalawang gamot na ito ay pinagsama, maaaring mas magkaroon tayo ng pagdurugo. Mainam pa rin ang tamang advice ng inyong doktor upang malaman kung ano ang sapat na dose sa inyo ng fish oil. At kung meron bang ipinagbabawal na isabay na gamot sa pag-inom nito. At upang malaman din kung ito ay hindi angkop sa inyong kondisyon. Nakukuha ang omega-3 fatty acid sa ating mga kinakain na pagkain. At ayon sa American Heart Association, kinakailangan nating kumain ng 2 servings ng isda sa loob ng 1 linggo o tumbas sa 100 grams na isda. Ang mga uri ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acid ay tulad ng salmon, mackerel, tuna at sardines. Kung hindi naman balanse ang ating pagkain, ay maaari naman kayong uminom ng mga dietary supplements na naglalaman ng fish oil, tulad ng ATC fish oil at CardiClear. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video, ay maganda po na i-like at i-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga katanungan at mga product suggestions na nais po ninyong pag-usapan sa ating next video, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating comment sections. Muli, ako po si Renz Marion at maraming salamat po sa inyong panonood. At ingat po tayo palagi. Bye!